Isa lang ako guys, kaya umuwi lang muna ako sa bundok kasi wala sila mama sa papa. Umuwi, pumunta sila ng Manila para umatin ang kasal ng kuya ko. Tinignan ko yung banga namin, tingnan ko kung maraming laman. Ito yung pusa namin, gutom na. Hindi nakakain ng isang o dalawang araw eh. Dalawang araw nang hindi nakakain eh. Ito yung pusa namin. Gutom na yata ito siya. Gutom na yata ito. Yan. Patingin-tingin ako na sa paligid kasi mag-isa lang naman ako dito. Ito yung motor na sinakyan ko. Layo kasi ng bukid eh. At titingin muna ako ng buko kung mayroong makain. Pagtingin ko, yung bata pa ng buko, parang wala pang laman sa loob. Total, nandito naman ako sa bundok. Inspection ko na yung mga palahin ko dito sa baba. Kung meron ba. Ito ang aso namin, gutom na gutom. Nakain ko. Dalawang araw nang walang kain. Tinignan ko yung munang kasabay yung mga palahin namin. Kung tapos na pag-aaralo ng matawa namin. Yan yung punla namin eh. Punla ni Papa yan. Sa taas sa kanila kasi yung palahin sa taas. Sa akin yung sa baba. Inspection ko muna yung mga nararo na. Tsaka tingnan ko yung mga punla namin kung malaki na ba. Ayan. Medyo maliit pa yung mga punla namin. At tinignan ko rin yung yan. Hindi pa tapos sa pag-araro. Sabi na nag-araro dyan. Nabalikan na rin niya. Kasi busy pa daw siya. Dito naman sa kabila. Tapos na kami sa pagtatanim dito. Kaya inspection na din ko kung gaano nga kalaki yung mga pananim namin. Dito naman sa bukid, laging umulan. Kaya ayan, tignan nyo. Sobrang daming tubig yung palay namin. Ayan, tignan nyo. Sobrang daming tubig. Masisira na yung mga pilapil namin dahil sa sobrang ulan. Ayan, yan lang natirang mga punda namin. Ayan. Ganyan pala sa kalilit kasi yung mga 1 week pa lang yan tinanim dyan. Ayan, ito yung bundok namin. Napakalawak. Andito naman sa kabila. Ayan, dito naman ang kitang-kita sa kabila eh. Dito lang ang tinignan. Kung anong status na sa mga pula. Dito sa kabila, wala pa itong tanim.